Go! Mga food lovers, humarap sa isang matinding food challenge. Si Kuya Chap na ba? May kinabahan. Nakatikim na ba kayo ng dugo sa cake? No, hindi pa. Gusto ko yun. May nalito. Tamang-tama, yan ang gift ng Farm to Table sa iyong wedding. Yeah! Congratulations! At may halos niya. Kasi hindi siya kumakain masyado ng exotic food, di ba? Nakita pa ba yung mata ko? Lit-lit na lang. Ayun na nga. Hanggang saan ang kakayanin nila sa kakaibang Farm to Table experience na to? Ano familiar sa akin? Dalawa? Lima? Bumisita tayo sa malawak na farmland at resort ng Villa Rufina para sa ating kakaibang food adventure. Hindi lang ang hot springs, tahimik na kapaligiran at magandang view ng bundok Makiling ang mai-enjoy natin dito. Isinama ko ang tatlong trending na food vloggers para hamunin sa isang unusual food exploration. At kung kadalasan ay pagkain sa mga resto, karinderia at mga patok na kainan ang tinitikman nila, ngayong araw, tikman muna natin. Sorry, Chef. Joke lang. Harap sila sa mga pagkain hindi pa nila nasusubukan. Solid? Ako kasi, Chef, ano talaga ako kung ano yung magiging patok na alam ko. Okay. Mura, masarap, at the same time talagang pipilahan ng maraming tao. Ako naman, mas gusto ko yung kakaiba. Yung kakaiba, yung hindi pa natitikman na kamihan. Yes. Alright. Bigolana kasi, kaya talagang palaban mo sa mga dishes. Kuya Cham, hindi po ako palaban. Bakit may disclaimer? Hindi talaga. Pero exotic. Pag hindi mo alam. Ang tanong, kayanin kaya nila mga ingredients na ipapakilala ko sa kanila? Let's find out! Pinakabahan ako! Palaban ka, di ba? Palaban ka eh! Bicolana, di ba? Bicolana eh! Bicolano rin ako! Okay, laban! Familiar naman kayo! Kuya Chap! Kuya Chap, bakit ganyan yung tsura mo? Tingnan natin! Parang naamoy ko na siya! Isa lang yung naamoy mo na yan. Mm-hmm. Sige nga, boom, ikaw nga mag-open. Mag-reveal ng ating first ingredients. Okay, bibilang ako ng lima. Mm-hmm. Isa, dalawa, lima. Ay! Dugo, okay, diba? Okay. Pag nakakita kayo ng dugo, anong typical na naiisip ninyong? Dinuguan, of course. Dinuguan talaga. Or Betamax, yung mga street food. Yes. Nakatikim na ba kayo ng dugo sa cake? Hindi pa. Bago. Gusto ko yun. Totoo ba meron, Chef? Yun nga yung papatikim natin sa inyo. Mamaya, I'll be serving you guys pork blood cake. Nakita ko sa mata ni Kuya Chap, kinakabahan. Kaya kinakabahan? Kasi hindi siya kumakain masyado ng exotic food, di ba? Nakita ko pa yung mata ko, lit-lit na lang. Ayun na nga, nakita ko kahit maliit. Pero hindi talaga. Exotic. Pero pag hindi mo alam, pwede. Like luto na. One time lang ako nakakain ng palaka. Ay, masarap yun. Oo nga, one time lang. As in, maliit lang. Persahan pa yun. Siyempre, hindi makukumpleto yung menu natin kung wala tayong starch or parang pinakakanin. And eto, kadalasan nga, pag sinabi natin kasing dugo ng baboy, Betamax, dinuguan, yun talaga namang naiisip nating dish. And, para maiba lang din, gagawa tayo ng savory cake, pork blood cake yung gagawin natin. Chopped garlic goes into our bowl. Andyan na rin yung ating malagkit. Preferably, pag gagamit nyo ng malagkit or ng bigas, mas maganda kung masusoak nyo yan overnight. Or siguro, pinakamabilis na yung 30 minutes. So, ganun lang yung pinaka-ingredients natin. Leeks, bawang, syempre yung malagkit. Season lang natin. Ang konting salt. Syempre, paminta. And yung ating dugo.
Kung ayaw nyo na malagkit, pwede kayong gumamit ng bigas lang. Lagyan lang din natin ng konting sugar. And syempre, bago natin ilagay, tikman muna natin. Joke lang. Pwede na natin ilagay sa ating pinakamolde. Pwede kayong gumamit ng kahit anong mold. In this case, bowl yung gagamitin natin kasi ito yung pinakaswak dun sa steamer natin. Cover lang natin ng cling wrap. Okay, pwede na natin lagay sa steamer. Nakatikim na ba kayo ng dugo sa cake? Oo, oh, hindi pa. Gusto ko yun. Totoo ba, Meron? Cake na gawa sa dugo ng baboy? Mamaya, matitikman ni na Kuya Champ, Boom at Chinks ang ginawa nating pork blood cake. Nauna pa lang sa mga food surprises natin para sa mga kaibigan nating vloggers. So ito, sourced dito mismo sa farm kasi yung isa sa specialty nila dito is yung pag-aalaga ng livestock. Okay. And I think this is one of those techniques, not really dishes, but yung culture natin as Filipino na nagpapakita kung gaano natin pinahahalagahan ang bawat ingredient. So wala tayong tinatapon. Yes. So ito yung ating lamang loob. Yan, lamang loob ng tupa natin yan. Tupa. Okay. So pag ganyan, typically, anong mga naiisip ninyong dishes? Papaitan. Ayan, actually, andito pa yung abdo. Dinuguan, pwede rin. Ayan. Yung mga liver na yun, adobo. Tama, di ba? So, gagawin lang natin siya ng, siguro, different take. Not the usual flavor combinations that you get to taste with innards. Or lalong-lalo na yung pangpapaitan. Kasi pag nakakita ka talaga ng laman loob ng kambing or ng baka or ng tupa, pag Pinoy kasi, papaitan yan, yes. Or sinanglaw. Mga ganong dishes yung talaga may isip natin. We'll be doing, siguro, somewhat exciting. Ice cream. Ice cream? Gusto mo? Make it try natin. Ice cream yun. Dessert naman. Mapa-extreme tayo na pa-extreme. Sweet and spicy lang. At para mas kompleto ang farm-to-table experience ng ating mga bisita, sila ang inatasan kong maglinis ng laman loob ng tupa na gagamitin natin. Chef Drew, baka naman pwedeng patulong. Responde po, Chef Drew. Hindi namin alam kung tama ginagawa. Kung tama ka na namin. Kaya na lang po yan. Yeah. Chef, question, gaano katagal tulutuin mga estimate? Di ba papakuluan pa ito? Yes po. Sa ganitong ano, siguro mga 2 to 3 hours pa kuluan ko ni Chef. So napalambutan natin ng maganda yung ating lamb innards. So ikakat lang natin into portions. So ito yung parang pinakatwalya, ito naman yung puso. Siyempre yung baga. Ito naman yung atay. So lagyan lang natin yan ng mantika. Ating luya. And yung ating bell pepper. Honors. Ikaw nga. Medyo on the unusual side ng food adventure natin ngayong araw. Oy. Dahil hinahamon natin ang mga food vloggers na sina Boom, Chinks at Kuya Champ na subukan ang mga pagkaing hindi pa nila natitikman sa kanilang mga ginagawang content online. Nakapagluto na tayo ng cake na gawa sa dugo ng baboy. At sweet and spicy laman loob ng tupa. Ano naman kaya ang susunod na gigimbal sa kanila? Kuya Champ, ikaw nga, please do the honors. Ikaw nga. Pero ano sa tingin mo to? Hula lang. Kung pa-extreme ng pa-extreme yung ating mga ingredients, dugo, laman loob. Ano yan eh? Kasi lahat parang... Kapain mo kuya! Kinakamutan niya kapain. Pwede. Parang ulo. Hmm. Matigas eh. Okay. O paa. Pa-extreme tayo ha. Papasok kasi ata dugo. Buto ulo, parang ulo. Tingin ko ulo. Oh, sige, reveal na natin yan. Okay, ready? Tama naman. Oh. Yung na
nasa loob ng ulo. Yes. Utak. Ito yung ating ox brain. O yung utak ng baka. Meron din tayo dyan utak ng baboy. But yun nga, typical sa mga gotohan. Lalong-lalo na siguro pag na mga nasi-teacher niyan, di ba? Yung naka-plastic. Di ba yung nagpapakulo sila ng kaldo? Yung mga nakalutang na naka-plastic? Sa Pares, di ba? Yun. Utak yung nakalagay doon. And sa sisig. Sisig, of course, dinakdakan. Yes, dinakdakan yan. Ang masarap sa utak, yung texture nito eh. Correct. Done right, wala siyang lansa. Dapat, napaka-sarap nito. Isa ito sa mga pinaka-paborito kong ingredient eh. Mm-hmm. Di ba? So, what's lacking lang kasi when we're talking about brain as an ingredient is yung texture. Mm-hmm. It's all smoothness, yes, creaminess. Yes. So, what we'll do is we'll add texture. We'll deep fry yung ating brain. So what we'll do first is ito yung ating ox brain. Iba-blanch lang natin yan. So kung mapapansin ninyo, kaya natin siya binablanch is kagaya nito, kumpara dito sa fresh na brain, na ox brain, is malambot siya. So, naisip ko lang, baka mamaya pag deep fry natin siyang rekta, maghiwa-hiwalay, maglasog-lasog, kaya natin ginagawa yung pagbablanch kasi, kung mapapansin ninyo, ayan o, medyo mas firm na siya, mas may chance siyang hindi maghiwa-hiwalay pag deep fry natin siya. So, habang pinopoach natin or binablanch natin yung ating brain, lalagay ko na yung ating coat. Ito yung magbibigay sa atin ng texture na sinasabi natin, yung ating breadcrumbs. So, re-relax lang natin yung ating mga breaded na brains. Pakulo na tayo ng mantika. Pogi na. Sino mag-aakala na utak ng hayop to? For the sauce naman, kailangan natin partneran to ng masarap na dip. Yung pinagpakuluan natin kanina, yun din yung gagamitin natin pinaka-base. So yung stock natin, pabubulwakin natin yan. And yung parang pinaka magpapalapot dun sa sauce natin, gagawa lang tayo ng slurry. Konting salt, pepper, and to finish off yung sauce na ginagawa natin, magdadagdag lang tayo ng suka para lang mabalanse yung creaminess na meron yung ating fried brain. Ngayong araw, hinamon natin sa isang kakaibang food adventure challenge ang mga vloggers na sina Boom, Jinx at Kuya Champ. Isa, dalawa, lima. Oy! Pero yung huli natin, may takip na yan. Naka-blindfold pa. Jinx ha, I'll... Yan. Okay lang? Okay lang. So yan, i-reveal na natin ha, para kay Boom at saka kay Kuya Champ. So, pwede ko hawakan. Of course, of course, yeah. Of course. So, kasi yan. Mm-hmm. At saka tamang-tama, yan ang gift ng Farm to Table sa iyong wedding. Yeah! Congratulations! Yeah. So, parang ano siya? Haba, oh. Ano lang ano? Teka. Ano lang ano? Ano? Ay! Related?
Teka, bubuuin ko para sa'yo. Sige po. Bubuuin ko para sa'yo. So yan siya. Alam ko na. Ano yan? Familiar sa akin. Familiar sa akin. Paborito ng lahat, di ba? I mean, yes. Soup number 5. Yes. Soup number 5. Bat and ball sa ibang lugar? Oo. Or pag foreigner tayo, mountain oysters ang tawag nila dito, prairie oysters. Basically dahil dito nga, hindi naman siya kasing texture, pareho ng texture ng oysters, pero siguro itsura niya, yan. Iyon, kaya natin siya actually regalo for Chinx. Dahil sabi nila may aphrodisiac effects daw ito. So, hello, mister. Pero ang galing ni Chef, no? Talagang sa'yo tinapat yung mahaba. Oo nga, dapat sa'yo. Pero dapat kung ako yun, isang ganun palang namdap, manginginig na talaga. Gets ko na agad. Pagsasama-samahin natin sa kanya, wala namang kailangan ng tanggalin. Although in other cuisines, kadalasan tinatanggal nila itong parang pinaka-casing na yan. But the way we do it dito sa Pilipinas, rock and roll na, sabay-sabay lang natin siyang palalambutin. And sabi nga natin kanina, nung pinakilala natin to kay Chinx, may aphrodisiac properties ito. But we're actually gonna make it, well, healthier in a sense kasi magdadagdag tayo dito ng sibot. Very aromatic, parang medicinal yung amoy niya. So pag inamoy mo siya, yun nga, may pagka-herbal yung aroma niya. So, dadagdag lang natin. Lagay din tayo ng sibuyas. And yung ating luya. Kung mapapansin ninyo, pinupuno natin siya ng aromatics, ng mga ingredients na somehow magtatanggal dun sa medyo may funk kang maaamoy sa kanya. So by doing this, matatanggal natin yon. And mas magiging, kumbaga, pleasurable or mas masarap doon sa titikim. And lagay din tayo ng bawang, of course. And syempre yung ating leeks. So normally, for this ingredient, it would take us hours to prepare. So siguro bibigyan natin to ng mga 2 to 3 hours and then we'll finish it off ng isang mabilis na gisa. But first, season muna natin to ng salt and pepper. Cake na gawa sa dugo ng baboy. Sweet and spicy ulam mula sa laman loob ng tupa. Piniritong utak. At soup na gawa sa ari ng baka na nakakatulong raw sa pagpapainit ng pagsasama ng mag-asawa. Yan ang mga kakaibang pagkain ipapatikim natin sa mga food vloggers na sina Boom, Chinx at Kuya Champ na matapos magulat sa mga ingredients na pinakita natin, nagpa siyang magpagpag muna ng kaba at mamasyal sa paligid ng Villa Rufina at sa kalapit nitong Alcacid Aviary and Farm dito sa Calamba, Laguna. Okay guys! Ngayon naman, papasok kami sa Aviary Farm. Kasi medyo... Wait, may egg! Oh, nakahuli na! Totoo, talaga? Legit! Oh, nang lumabas. Cute. Pwede sa loob. Okay. O, yung papakain ka po. Saan po? Saan po? Bibigyan namin. Ito mo sa... Balik ka doon! Saka ko na lang po pakain. Matapos ang ilang oras ng pagsisteam, halos ready na ang cake na gawa sa dugo ng baboy. Check na natin. And pag nag-set na siya, pwede na natin yung hanguin. There's blend. Ah, ang init! So ilang oras na rin natin pinakukulaan yung ating balls tsaka yung ari ng baka. Pwede na natin itong hanguin para i-chop. Yan. So ito na itsura ng ating mountain oysters. And syempre yung kaldo hindi natin pwedeng sayangin. Makita nyo, punong-puno na yan ng lasa. Yung aromatics natin, yung mga nilagay nating spices. Solid na yan sa baw na yan. So ito yung pinaka-ari ng baka.
Kung makapapansin ninyo, para siyang tendons. And yung texture niya, as you would expect, kagaya pag mga bumibili tayo ng mga pares, gelatinous siya, para siyang balat ng baka rin, ganun din yung texture niya. Walang kahit anong anggo. Masarap. And dito na itsura nung ating mountain oysters o yung pinaka-balls nung baka. Kapag naluto siya, mukha na siyang egg yolk. Ngayon, oras na para ipatikim sa mga bisita natin ang resulta ng pagluluto ng mga ingredients na nakita nila kanina. At syempre, kasama rin sa mga tumanggap sa ating Food Adventure Challenge ang owner ng Villa Rufina na si Sir June Alcacid. Ito na, moment of truth. So, yeah. Yung first dish na ipatitikim ko sa inyo kanina, yung pinakita natin, mountain oysters. Ganda ng pakinggan, di ba? Mountain oyster soup. Ayan. Please enjoy. Ano siya, nalalasahin ko yung taba ng bulalo. Texture, no? Panalo, no? Panalo. Para sa tendon. Mismo. Parang tendon. Yung tendon na sinasabi ninyo is ang? Are. Ang are. Yun yun. Okay. Exactly. Yung pinak. Ako makain ng puti ng penoy sa loob. Para siyang yung penoy ng yung red. Oo. Penoy. Na sobrang smooth at talagang nagaan. Hindi mo kalahin na, hindi mo kalahin na bala mo. Di ba? Utak ng baka. Pwede mo pa siyang i-push, di ba? Especially kahit ito, kahit ganyan, pwede mo nang sosan yan ngayon ng menudo or kung ano man, di ba? Gusto ko yung pagsubo mo, yung anghang kaagad. Pero hindi naman yung anghang na nanununtok. Oo, na pagpapawisan ka na agad. Oo. Ano siya, swabbing anghang. Tapos, yung flavor niya, andun. Anghang tapos, ay nako. Tapos nawala yung lansa niya, chef. That's, oo, galing. And na-retain mo yung lasa nung. Yeah. Galing. Grabe naman, chef. Tatlong klase ng sili ginamit mo. Crunchy pa rin yung bell pepper. Yeah. Kaya ang sarap. That's one of the techniques that we always show na we want to retain yung characteristic ng ingredient. Yung ingredient. Na hindi siya na nawawala doon sa buong dish. Sa iba kasi na-overcook yung bell. May kulang na lang, chef. Ano? Mainit na kanin. Kanin! Kanin? Okay. Ang hirap ko pa sinasabi sa kanya. Ang hirap. Maano yung lasa eh. Parang may sweetness na hindi mo maintindihan. I guess it's more of trying to balance the flavors. Yun nga. That not compromising yung characteristic ng ingredient. Feeling ko, chef, ang sarap niya i-partner. Kapengi pa nga kanya. Kuya Chap. Baka tanggaling mo, chef? That's the question. Chamba. What we've been trying to do in the show is to just really simplify things. Not overdo it, not overthink. Just really have the appreciation and talagang kwan lang. Knowing the basics para ma-execute mo ng tama na mapalabas mo yung lasa ng ingredients. Naging paulit-ulit na ako. Pero that really is the only secret. When you handle fresh ingredients, diba? We as a nation, yung food culture natin has been as rich as yung spread natin, di ba? So, ito yung mga hindi ko kayo kilalang kumpare, pero nandito sila ngayon. Ano ba? Tagal ko nang gustong matikman ng mga luto mo eh. Wala, pinapanood lang eh. Tara, kikita. Uta ka lang baka. Ang sarap, oh. Tabing doro. Sarap mo? Pwede. O, oh, suman, tikman nyo. Tikman nyo. May suman. Dala nyo rin po ito. Dala namin yan. Gawa namin yan.